Kaugnay pa rin ito mga kabombo, ang Department of Transportation nakikipagtulungan na rin sa iba pang ahensya ng gobyerno para naman sa kampanya laban sa mga kulorum na privado at pampublikong mga sasakyan. Alamin natin ang mga follow-up report na tinutukan niyan ni Bombo Trupio Anwada Jr. Makikipag-ugnayan ang Department of Transportation sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa kanilang kampanya laban sa mga kulorum na mga sasakyan. Ayon kay Charlie Del Rosario, Chief ng Department of Transportation Command and Control Operations Center, babantayan nila ang mga PUVs na hindi rehistrado at ang mga PUGs na hindi nakasama sa korporasyon. Ito ay kasunod ng malawakang pagpapatupad ng anti-kulorum at no registration, no travel policy. Sa tala ng Land Transportation Office, nasa 24 million motor vehicles pa ang hindi rehistrado sa buong bansa. Matatandaang kasama ang mga pantaland, land ports, tollways, mga ilegal na aktibidad ng mga operators at mga sindikato ang naturang operasyon. Bilang po kasi iisang ahensya ang maaaring makipagtulungan. It takes a total government effort to enforce traffic laws, rules and regulation. So ito po ay pagkilala at pagpapalakas na rin po ng kooperasyon laban po sa mga kulorum vehicles at ganoon na rin po dito sa pagpapatupad ng no registration, no travel policy. Bahagi umano ito ng kautusan ni Transportation Secretary Jaime Bautista na paigtingin pa ang kampanya laban sa mga kulorum na hindi lamang nakadaragdag sa pagsisikip sa trapiko kundi naglalagay pa sa panganib sa mga pasahero. Inaasahan ng ahensya na mas marami pang mga ilegal at hindi rehistradong sasakyan ang matutuklasan sa mga susunod pang operasyon sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Para sa Bombo Network News, Bombo Trupio Anwada nagulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!